Siguro po kay Kaori muna. Kasi di ba Kaori, ito yung parang isa sa mga first project mo paglabas mo sa bahay ni Kuya. Paano ka nag-prepare dito? Sobrang pinaghandaan ko po talaga itong kauna-unahan talaga. I mean, parang after ko paglabas ng bahay, hindi ko naman po ina-expect na agad-agad na may darating na blessing sa akin. So, parang sobrang thankful din ako kay God. Pero kao kasi ganito, di ba? Lumabas ka ng bahay, hindi kayo pwedeng bigyan ng projects until hindi natatapos ang deadline. So, during the period, Ken, no? Bago mo natanggap to, balik na naman kayo ng bahay, di ba? So, anong ginawa mo during the time na iniintay mong bumalik kayo for the big night? Noong mga panahon na yun, parang, siyempre po daw kung magtanggap ng project. So, guesting lang kami, mall show. Tapos, ayun, never din kami nakapag-workshop. Pero, ayun, ganun po. Pag-aantay ko doon. May bunga na mo po yung pag-aantay ko doon sa mahabang panahon. Kasi big four ka, diba? Opo. Tapos, yun. Paghahanda daw. Kasi, ano eh, so, Ken, paano ba to kinast? May we hear from, ano, from the production? Chang Brands? Chang Brands? Gusto mo magsalita? Paano nabuo yung may BBB, may hashtag, may ganon, di ba? Parang cute. Kinunan yung iba-iba star circle. Chang Brands? Chang, gusto mo magkwento? Paano kinast dito? Nasa fourth floor pa yata si Chang. I need a partner. Chang Brands. Baka magtataray. Niline up and then pina-approve po? Nag-line up lang kami ng mga actors tapos nagpa-approve kay Sir Deo. Sa taping na kinabukasan. Parang ganun. Siyempre yung mga choices yan, sino yung pwede mong i-cast for these certain characters. Tapos okay. After that, si Sir Deo kasi yung may final approval for all the final cast. Siya po yung nag-a-approve. Ayun. So, we have the best, the approved cast from Sir Deo himself. Okay na, Chang? Okay po. Thank you, Chang Brand. The multi-awarded. Of course. For the last question, eh? Will come from Lester na ba? Yes, partner. Okay, Lester from Rider PH. Hello, good evening kay Derek. Hi Derek. Itong series na to, ano po, very unique yung pick up, yung plot ng story para kung nanonood ng isang international film. Actually, parang pang-Korean something kasi yung idea or international yung idea ng concept ng story. Ang isa sa mga naku-curious ako dahil ang daming baguhan ding artista pa, nagkaroon ba kayo ng exercises about how to do the action and how to react on this specific part kasi medyo fantasy siya. So paano po yung naging process? Ako kasi parang assignment ko na yan eh, pero kinakonsult ko lagi yung creative team natin. Pero pagdating sa set, ganun pa din. Meron ako naka-peg in mind na movement, especially pag sa mga inflicted. Pero yun, kinukonsulta ko sila kung, kasi in a way, gusto namin ding maiba dun sa mga zombie movies, zombie na mga series. So, kailangan namin mag-create ng konting, although mahirap kasi halos nakita natin lahat eh. So, may challenge siya, pero sana magustuhan niyo yung konti naming tweaking na ginawa. And then, last question. Since na-mention nyo kanina na naka-encounter na kayo ng toxic na tao or parasite, yung shall we say, pero wala kayong ginawa, either iniwasan nyo or inislab nyo na lang. If there is one thing or situation in general in talking about the economy or the people or the Philippines, anong toxic or parasite yung gusto nyong mawala at bakit? Lalim? Anything toxic? Are you comfortable answering that? Kung sa dito sa bansa natin? What I love about Parasite Island. Sige nga. Go ahead. Joke lang. Was the question clear ba, Raph, everyone? Malinaw naman yung tanong. Sumalabo kasi tanong yung sumagot.
mahirap lang, medyo ano. Sige, isa pa, sorry. Ano ko lang, process ko lang. If there is one situation or scenario that is happening right now, either in general people or talking about the economy or the Philippines itself or even the whole world or in your life, ano yung toxic thing na gusto nyong tanggalin at pawala? Ang daming level ng questions. Okay, anything toxic na gusto mong i-eliminate sa buhay mo? Sige, pagdating sa politics at sa economy, yung pagiging korakot nila, I think it would be great for the government to show where taxes go. Pagdating sa ano yung isa? Sa world. In the world, lahat tayo, we could be looked upon as parasites dahil ang ginagawa natin, sinisira natin yung mundo. Alam naman natin yung climate change na nangyari ngayon. So, in a sense, we're kind of parasite to the earth, di ba? Dahil we move like viruses, we drain the resources in one area, we move to the next one hanggang sa maubos na yung mundo. I mean, look at all the trees. Halos wala na, di ba? Sorry, lumalabas yung opinion ko. Correct. Pagdating naman sa family, I think makikita natin dito sa Parasite Island na hindi lang linta yung parasite. Kumbaga yung family na nasa paligid ni mama na lahat sinusubukan kunin yung mana. So that's another form of parasite. Yeah. Okay, so yung friend ko na nag-take advantage din. Ayaman libre. So yun. Pa, anything gusto mo eliminate na toxic sa buhay mo or doesn't have to be world peace or ano ha. Pero pwede lang yung tanong na yung universe. Kahit ano naman, di ba? Yeah. This is a free world. Wow. Yung ano lang, yung mga nagpapagawa ng kalsada na gawa naman. Kasi nagbubuisit na ako sa traffic. Kasi ang daming ganun eh, yung ayos naman yung kalsada. Gagawin, babaklasin nila, tapos aanin lang nila, tapos may porsyento lang din naman sila dun ng pera. So, para sa di naman ano siya. Tumulong na lang kayo sa may hirap. Mas maganda ba yun? Kasi mas maraming nangangailangan kaysa sa pangangailangan ng kalsada. Mm-hmm. Kasi yung kalsada gawa niya. Nagkakos na ng traffic. Gulo yun lang. So yun lang. Okay, thank you. Kao, baka may gusto kang tanggalin sa eliminate. Bata pa kasi. So, is there anything na you wanna eliminate or tanggalin sa buhay mo? Or any situation? Siguro kung sa school yung bullying po, ganun. Ay, nice. Oo. Kasi diba parang, kagabi po kasi napanood ko sa TV na parang sa depression, parang may nag-suicide, ganun. So rated kayo, no? Opo. So yung parang ganun, gusto ko lang matanggal yung ganun, mawala. Sana mawala sa ano. Kasi parang, dapat imbis na magsalita tayo ng masama, bakit hindi natin subukan magbigay ng ngiti sa mga nakakasama natin, sa nakakasalam mo na. Paano ba magbigay ng ngiti? Shout out. Siyempre yung ano, through your positive thoughts. Positive thoughts, gano'n. How do you do that? Paano kayo mag-share ng positivity sa tao? Ako, sa fans mo? Hindi po ako nagpapakita ng parang nadadown ako, na parang negative ako. Gusto ko, pinapakita ko yung na positive ako, parang lagi ako lang ngiti sa kanila. Parang hindi ako gumagamit ng negative words na kahit ano. Okay. Ilan taon ka lang ka? 19 po. Kabata pa talaga. Charlie, anong meron kang gusto ko? Ako po pareho kay ikaw, yung mga negative words. Yung mga taong ano, halimbawa, wala naman dapat yung ka-nega, tas ang nega ng mga comments, ganyan. Yung halimbawa, ganda-ganda na araw mo, tas bigla may mga nega sa'yo na kaya naka-makeup ang pangit na makeup mo. Mga ganyan. Okay. Yung mga ganun po. Yung unnecessary na gusto mong wala yung negativity yung ganun, surrounding. Dapat life lang lahat. Kasi totoo naman, parang ang ikli lang ng buhay tas nainagahin mo pa. So parang sana masaya lang lahat everyday. Okay naman Lester, mga sagot. Fino, anong gusto mong pagkain. Actually, nagkagalit sa social media. Yung mga iba kasi sobrang feeling entitled nila. Mm-hmm. Lalo na yung, kunwari, may nag-counterflow. Ito po.
O papahiya ko yan sa Facebook, papahiya. I magla-live tayo, nagka-counterflow. Yung mga ganun, kunyari, hinuli ng police, may violation. Ah, ito, hinuli ako, tinikita na ako, di naman alam yung violation ko. Yung imbis na mag-usap na lang sila nung enforcer about sa problema, ano ba yung problema, bakit mo ako hinuli? Ang ginagawa pa is para pinapost pa, nagrarant pa sa Facebook, eh hindi naman kailangan. So ayaw mo na mga epal, ganyan. Yung mga pagbida na nagpapaya ng tao, na akala nila sa pagpapaya nila ng tao, ng kapwa nila, akala nila magiging tama yung ginawa nila. Ang ganda, no? Free, ikaw, ano bang, meron bang toxic sa buhay, or? Marami naman, di ba? But okay. I guess it depends on perspective. Pero to answer your question, siguro like Raf, yung mga politicians na imbis na tanungan yung tao, they work to benefit themselves. And on a more personal level, yung mga taong sumisingit, yung mga taong, ng pila, di ba? Or yung mga taong walang magawang, walang masabing mabuti, bashers, ganyan. But like Raph, if they don't exist, if you don't read their comments, oh, diba? Okay ka lately sa mga bash. Yeah. Lately, medyo... Mm-hmm. I've been quiet on social media-ish and then back and... Yeah, it's fun. It's liberating to be everyone outside of social media. Everyone goes through that naman. Yeah. I'm okay. I can tell. Yeah. This. Anything? Yeah, well, I mean, I've said it na rin naman kanina. Basta let go of people that are toxic to you. Tsaka, try to handle it in a nice way na walang ma-offend, walang, yung, parang kung kailangan, siguro kaya may mga ganyan din tao kasi for sure may mga kanya-kanya rin silang problema or whatsoever, pero kung may problema ng isang kaibigan mo, tulungan mo na lang, kausapin mo. Baka that's all that they need. Yun lang. And just be more positive. Kasi life is short and we never know what's gonna happen. Basta as long as you're happy and you have the Lord with you, then you know, you're gonna be fine. As a filmmaker, direct, anything? Actually, gagawin na sagot nila. Ako, siguro hindi lang tao, but yung negative vibes. So, kasi yun ang naiinginlita talaga natin. Once in-entertain natin yung negative vibes, so yun, medyo apektado na yung araw natin. So, let's totally, be yeah. positive. Humingi tayo, saka huminga tayo. And pray. And pray, of course. Of course. And with that note from Direct Abel, I'd like to request, would you like to thank them po for coming and supporting Parasite Island? Ayun po, thank you po sa pagpunta dito and sorry po magpasalamat sa Dreamscape na naging parte po ako ng Parasite Island and thank you Direk sa mga kaso ko sa pag-guide sa akin. Thank you po. Thank you, Paolo. Kari! Ayun, thank you po na marami sa pumunta po ngayon. Sa mga nanonood po, thank you po. And syempre sa ABS-CBN, sa Dreamscape, sa inyo po, sa inyo Direk. Sa mga nakasapa ko po na talagang nag-guide sa akin. Ayun, thank you po. Sa mga fans mo siya. Syempre po sa inyo po, maraming salamat po. Thank you, Kari. And Charlie, please. Ang ganda-ganda. Tingnan niyo yung mukha niya. Napakaganda. Sila ni... Tingnan mo. Look at her. Ang pretty niya, oh. Thank you po. Thank you po sa lahat na nagpunta. And despite the bad weather po, nagpunta pa rin po. Charot na. Medyo tumigil na. Pero thank you po talaga. And thank you po sa lahat ng nanood kagabi po. Mm-hmm. Dahil ang taas po ng ratings okay. namin. Sana po magtuloy-tuloy. And of course, thank you po sa Dreamscape. And syempre kay Sir Deo dahil bilang siya pala yung huling nag-upload na. Ah, hindi mo alam. Kala mo sino lang si ano. Po talaga. So thank you po. Thank you, Sir Deo. And thank you po sa ABS-CBN and kay Direk. And sa lahat po nakasama kasi sobrang... Honestly, sobrang happy po ng set namin. Oo, oh, ang ganda ng role mo eh. Papisil-pisil kay Fino. Fino, nakakot. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto po sana magpasalamat sa lahat po na pumunta dito kahit alam po lang hindi maganda yung panahon. Ayun po. Salamat po sa Dreamscape, kay Sir Leo, sa ABS-CBN po, sa mga cast po, at kay Direk. Salamat po and God bless everyone. Thank you, Ree! And again, thank you for spending your Monday, rainy Monday evening with us. Yeah. Thank you, Dreamscape. It's nice to be home. Thank you, ABS, for another opportunity. Star Magic family, thank you. And yeah, thank you to everybody who supported their first night. Ang taas po ng ratings namin, nakakatuwa. Hindi po na
taas na hindi mo inakala. You know, thank you guys. Yeah, so good evening. Thank you. Thank you. And of course, Des. Yes, thank you po sa inyo lahat. Ilang years ka na nga sa showbiz na? Magta 20 naman, di lang. Meron eh. 20. So nagsimula akong 16. So 21 years. Wow. Dapat meron ka na palang Omega. Omega. Kapamilya Awards. 20 year award. Yeah. Sir EJ, thank you for being here with us. Sa lahat po sa inyo, thank you po sa pagpunta ngayon. Of course, I wanna thank yung bumugo po ng production, si Chan Brenda, si Miss Pam. Si Ate Kimmy, si Ate Char. Si Char Camara. Yes. Siyempre, sa cast na wala po dito sila Tita Liza Lorena, Bernard Palanca, Michael Flores, and Ian Galigues. Wala po sila, pero kasama po namin sila in our hearts. And, in our hearts! At saka, thank you Dreamscape, thank you kay PJ for coming up with the concept. Thank you po sa creative natin, sa writers, kay Direk Abel, kay Direk Richard din na sumalo para po sa ibang mga noong time na wala sa amin si Direk Abel. Yun. Thank you po sa inyo lahat and sana po patuloy ang pag-support niyo po sa Parasite Ayan. Thank you very much. Thank you, Des. And of course, happy to have you back, Raf. Yeah, maraming salamat. It's great to be back. Thank you so much for making it here sa busy schedule ninyo at kanto yung panahon. Gusto ko naman pasalamat sa Dreamscape, kay Sir Deo, sa creative team natin. Really like the story. Galing, galing. Okay. Sobrang inaabangan ko yung script talaga at binabasa ko siya ng... Ay, wala pa silang script. Yeah, so maraming salamat talaga. I also wanna thank my cast members, Direk. At sa mga fans ninyong lahat, lalo-lalo na kay Kaori. As in, thank you. As in, pait nila. Very, very welcoming. And sa ABS-CBN, it's really good to be back. It feels like I'm coming back home. And maraming stars. Direk Abel, please. Salamat po ulit sa lahat na nandito ngayon. Salamat sa pagsuporta. At sana tuloy-tuloy niyong panoorin yung every Sunday ang Parasite Island. Thank you, EJ. You're welcome, Direk. Thank you sa staff na nandyan, ang creative team, at syempre ang collaborative, cooperative na masayang cast. Thank you, Sir Deo at Dreamscape. And our production designer, Badong Espaldon, thank you for the beautiful setup today, Badong, and your team. Thank you, Chang Brenda, Miss P, Mizar, and of course, Kim, and of course, the rest of my Dreamscape ad for family. Ayan, Patch, where are you? Si Patch, andyan. Lady, Miss Biller, Nap, and Mark Pelobello. Would like to request the members of the cast stand up for the